guys, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay handa na mabago ang takbo ng inyong pamumuhay? Higit sa lahat kung kayo po ay umay na sa mga problemang pinagdadaanan ninyo or kayo po ay umay na sa pagiging mahirap. Kasi ang hirap po talagang maging mahirap mga bossing, lalo-lalo na po sa mga panahon po sa ngayon. Kung kaya't kayo po ay bibigyan ko ng pampaswerte na maaaring makatulong po sa inyo mga bossing, at sinisigurado ko po sa inyo na obserbahan ninyo ang magaganap kapag tapos nyo po itong gawin, kung ano po ang maaaring magagandang resulta ang maaaring makamtan po ninyo. Ito pong aking isishare at ang aking mga sinishare sa mga panahon ngayon, dahil wala tayong maoorderan, wala tayong mabibilhan, kung kaya't mga magagamit lamang natin sa kusina ang aking po mga isishare sa inyo para hindi po kayo mamblema. Baka po kasi gusto nyo siyang gawin, kaya lang wala kang tsansa na gawin dahil wala po kayo. Sinisigurado ko po na meron po kayo nito mga bossing. At ito po ay simpleng pamamaraan pero napaka-epektibo. Kung kayo po ay ready na, ay gawin nyo na po ito. Kasi meron ako mga bossing na sabi po nila ay parang hindi nila maisip na sila daw po ay yayaman dahil baka hindi daw sila ay makatulog. Ngayon po, kung kayo naman ay ready na sa pagbabago ng inyong buhay at gusto nyong makamit ang matagal nyo nang inaasam, ay nako mga bossing, gawin nyo na po ito nang walang patumpik-tumpik pa. Dahil ito po ay isa sa mga magaganda na maaring makaakit ng kasaganahan sa inyo at mabago po ang takbo ng inyong pamumuhay. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nakakaranas ng sobrang paghihirap sa ngayon, nasalat sa lahat ng bagay? Napakahirap po ng mga ganyan, lalo-lalo na kung kayo po ay merong pamilya, may anak po kayo na naasa po sa inyo at hindi nyo maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Masakit bilang isang magulang kapag po ganyan ang sitwasyon. Kung ganyan po ang sitwasyon po ninyo, subukan nyo na po itong gawin. Wala namang masama, simpleng pamamaraan pero napaka-epektibo para mabago naman ang takbo ng ating pamumuhay. Saan po ba ay napapaisip kayo na kayo naman masipag na tao, kayo ay kumakayod galabaw, pero parang hirap at hirap pa rin ang nangyayari po sa inyo na kahit anong gawin niyo ay lagi na lang minamalas. Yan po ba inaranasan nyo? Yan po inaranasan ko. Kaya alam ko mga ganyang sistema na talaga namang nakakasigaw sa langit, ang hirap po maging mahirap. Kaya mas mainam po, subukan po natin itong gawin para po kahit papaano ay mabago ang takbo ng ating pamumuhay. Walang masama naman po dito dahil sa kusina lamang natin siya kukunin at hindi kayo manghihinayang dahil libo-libo ang inyong ginastos. Wala naman pong ganon. Kumbaga, kukuha lamang po kayo mga bossing ko ng 1 piso at pagkatapos ay kailangan lang natin ng paminta. Ngayon po mga bossing, ang pamintang ito ang gagawin po lamang natin. Itong ating piso ay lilinisin po muna natin. Bakit kamo? Kasi kung sino-sino na pong humawak po sa kanya na maaaring ito ay may kaakibat ng kamalasan, di ba mga bossing? Ngayon, ang gagawin nyo lamang po mga bossing, kukupusin nyo, dami-damihan nyo na yung coins nyo. Wala po masama dito para kung gagamit kayo ng mga pampaswerte, ay meron na kayong mga redeem coins na gagamitin para sa mga pampaswerte. Kung habang halimbawa piso lang inyong kailangan, tapos marami kayong ginawa ng mga pag-e-energize, pampaswerte sa mga coins, ilagay nyo ito sa bawat corner ng inyong tahanan at ito po ay mabisang pang-akit or pang-magnet ng swerte. Ganito po mga bossing, kukuha ka lamang. Ito po ay walang araw mga bossing ang paglilinis. Okay po kahit anong araw, basta ang importante maganda ang sinag ng araw. At pagkatapos kumuha ka ng 1 tabo na tubig or kalahating tabong tubig, pwede na po yan, depende sa dami ng coins po ninyo. Pagkatapos po nito, ay lagyan mo ito ng 1 kutsarang suka at lagyan ng konting asin. Ilagay ang lahat ng mga coins. Tapos, mas mainam po mga bossing, hugasan nyo po muna yung mga coins, tapos ilagay nyo po dyan. At pagkatapos, halimbawa 6:30 mo siya ilalagay, ahunin mo siya mga alas 7.
para may 30 minutes ng pagbababad. Pagkatapos na alas 7, ilagay nyo po siya sa isang papel na nasisinaga ng sinag ng araw. Mahina po yan eh, yung talagang nasinaga na ng araw na tuyo-tuyo na, mga bossing. Kaya pwede po yan hanggang 11:30 or hanggang alas 12. Pero pwede rin po yan hanggang alas 8 kung talaga namang mas matindi, masanting ang sinag ng araw. Kasi sa panahon ngayon ay summer ay masanting po, kaya napakaganda ng sinag ng araw. Basta wag lamang pong aabot ng hapon, pwede po yan. At pagkatapos po nito, mga bossing, ang paggawa po nito na ating gagawin ay tuwing Tuesday or Friday lamang ng 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. At pagkatapos po noon, kumuha ka lamang ng piso, tapos 7 butil lamang po ng paminta. Pwede nyo po itong ilagay sa isang garapon na meron pong panaklob. Tapos, mag-wish po kayo dyan. Pagkatapos, i-wish nyo na lahat-lahat ang inyong kahilingan na walang gamit na sana. Lahat ang mga pangarap ninyo ay matupad. March pa lamang po ngayon. Malayo pa ang tatahakin natin ng buong taon. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. At kapag naging okay na ang lahat, yung malas na yan, marireverse po yan. Ang malas ay magiging swerte. At pagkatapos, pwede rin pong takloban nyo po siya pagtas nyo mag-wish. Tapos, alugin nyo po siya tuwing umaga. Pwede rin po, mga bossing, na kumuha kayo ng isang papel, tapos gumawa ka ng lahat ng mga kahilingan ninyo, ilagay nyo yung 7 piso at ganun din po yung piso, pagkatapos ilagay nyo ito sa ilalim ng inyong unan. Pero mas mainam dito, mga bossing, tahian nyo po siya ng pulang tela para hindi manabog. Kasi syempre, habang tayo natutulog, malikot tayo, yung papel na pinag-anuhan natin na ating wishes, may possible po yan na magdurog-durog at sumabog yung ating piso at mga paminta. Kaya mas mainam, tahian po natin siya sa pulang tela at yan po ay lagi nating iuunan. Ilalagay sa ilalim ng ating unan bago po tayo matulog. Yan po ay napaka-epektibong pamamaraan para malayo po kayo sa bangungot, kayo po yung negatibong tao para maging positibong tao. Kung kayo po yung tipo ng tao na nawawala na ng pag-asa sa buhay, magkakaroon kayo ng pag-asa sa buhay. At kung kayo man ay minamalas na ngayon, kayo po isuswertein sa inyong buhay. Kung kayo po ay never pa naka-experience or nakagawa ng ganito mga bagay, mga bossing, inisigurado ko po sa inyo na once na ginawa nyo po ito, ay unti-unti mababago ang takbo ng inyong pamumuhay at kayo po ay magiging positibo pa sa inyong buhay. Bakit ka mo? Baka po sabihin nyo po ninyo ganito. Ganito po, mga bossing, baka sabihin po ninyo eh, paano magkakaroon ng pera eh, nasa tahanan, ay tunay naman. At mainam lamang po na meron kayong ganito para maging positibo kayo sa buhay. Tapos makaisip ng mga pamamaraan, dito po tayo magsusulat na para mga sunod-sunod nating gagawin para pag naging okay na po ang lahat, tukoy na lamang po tayo ng tukoy na ating mga gagawin at hindi tayo maliligaw ng landas. Yung banti po na biling ka, yung parang hindi mo alam kung anong mga gagawin mo. Pag natapos na lahat, eh, hindi mo alam kung paano ka magsisimula pumuli. Mainam na meron tayong sulat dito na sunod-sunod kung ano yung mga gagawin po natin. At tutulungan po tayo ng mga pampaswerte sa mga gantong pamamaraan para po tayo, eh, alam natin yung mga susunod-sunod natin gagawin para hindi tayo maligaw. Bibigyan kayo nito ng mga ideas kung ano yung mga susunod-sunod yung gagawin. Ako po yung naniniwala, kapag ang isang tao ay pursigido ng mabagong takbo ng kanyang pamumuhay, yan po ay handang gawin ang lahat at yan po, eh, malawak ang kanyang kaisipan na kung ano yung mga susunod niyang hakbang, kung ano yung mga lalo-lalo na po pagdating sa pagkakapirahan, kung ikaw po yung tao na ganon. Kasi madalas po yung mga tao nagtatagumpay, yung nagmula sa hirap, talagang determinado po sila sa kanilang buhay. Hindi po ito papetiks-petiks. Kaya gawin po rin natin ito. At sa pamamagitan rin po ng mga gantong pampaswerte, mga bossing, tutulungan din po kayo nito para magkaroon kayo ng ambisyon sa inyong buhay at gawin ang lahat para matupad ko ano man ang inyong mga pinapangarap. Magkakaroon nga po kayo ng positibong pananaw, marami mga pangarap sa buhay at ito po ay unti-unti ninyong tutuparin dahil magkakaroon kayo ng kalakasan ng kalooban. Kumbaga, tugma-tugma po ito para tayo po ay swertein sa ating buhay. Higit sa lahat, kung kayo po ay may pamilyadong tao na, may anak na, walang masama para gumawa po ng mga ganitong pamamaraan para po mabago naman ang takbo ng ating pamumuhay at magkaroon tayo ng gabay. Kasi once na mayroong mga dumarating na pagsubok po sa atin, maiisip po natin na, naku, ako'y hindi mamalasin dahil ako'y maraming mga pampaswerte. Bagamat may dumarating po sa inyong negatibo, kahit kayo may pampaswerte, hindi po siya ganun katitindi.
kaysa po doon sa tipo na salo lang kayo ng salo sa mga negatibo, na wala kayong mga pangharang sa mga negatibo. Kaya kailangan po natin ng mga pampaswerte para po may pangharang tayo sa mga negative na nakakamtan po natin, para salang-sala na siya, kumbaga na-distay na, kumbaga konting-konti na lang mapapa sa atin. Minsan po kasi hindi natin nararamdaman, kasi ang ina-expect agad natin, yayaman bigla tayo, tayo po ay magkakaroon ng ganito, ng ganyan. Hindi po, yung bagamat may mga, yung mga pampaswerte niyan, halimbawa may darating sa inyong negative, hindi nyo na malalaman na may dumating sa inyong negative, kasi na, nasala na nitong ating pampaswerte, nasalo na kayo, na, nakasilled kasi kayo sa protection, meron kayong protection, kaya hindi nyo na nalalaman na kayo'y sinuwerte. Kasi hindi lang naman pugit sa pera ang swerte, mga bossing, yan po'y kaligtasan, yan po eh, yung mga sa ating buong pamilya, para malayo sa anumang kapamakan, yung mga ganun, mga bossing. Hindi lang natin napapansin kasi hindi na natin na nararanasan, kaya hindi po natin alam. Pero napakabisa po pag once na meron ka mga ganitong pampaswerte, mga bossing ko. Magkakaroon po kayo ng peace of mind kung kayo po ay magulo-magulo isipan ninyo, at wala kayong, wala na katahimikan ng inyong isipan, lalo-lalo na sa mga nagaganap sa ngayon. Tutulungan po kayo nito para unti-unting mabago ang takbo ng inyong pamumuhay. Subukan niyo po ito, mga bossing, walang masama, simpleng pamamaraan, piso lamang. Piso at saka 7 piraso ng paminta. Wala talaga kahit po nga 3 piraso ng paminta or isa. Yan po yung pinaka worst na sa lahat. Talagang walang-wala, pwedeng-pwede na po yan. Basta yan po ang perfectong kombinasyon ng pagtaboy sa mga lahat ng kamalasan, at para po tayo ay makaakit ng swerte at mabago ang takbo ng ating pamumuhay. Basta kailangan, kapag ito ay meron kayong ganito, think positive mula sa inyong puso, pamamagitan nito ay ako'y suswertehin at lahat ng mga pangarap ko ay matutupad. Basta mula sa inyong puso ang panalangin. Kung saan kayo nakaharap sa sinag ng araw, sa umaga, sa silangan, dyan na rin po kayo manalangin sa mahal na Panginoon, at ganoon din po sa ating mga pampaswerte. Tapos halimbawa meron na kayong ganyan na tinahin nyo sa pula, or kaya po pwede rin po yan sa may main door po ninyo. Kung meron po kayong mga ganyan na kagaya ng shiner ko sa inyo, at wala po lang kayong ginagawa, nasa bahay lamang, pwede nyo po yan lagi-laging paarawan para may energize po siya. Ganon din po sa mga ilan yung pampaswerte. Mainam po, paarawan po natin siya para sa pamamagitan ng sinag ng araw, yan po ay walang kuskus balungos, yan po ay makakatulong po sa inyo para mabago ang takbo ng inyong pamumuhay. Pero syempre, mga bossing, sa may silangan lamang ha, huwag po sa may kanlurang, kasi sa kanlurang palubog po yan, palubog ang buhay dyan. Dito po tayo kung saan papalaki ang sinag ng araw, yan po ay makakatulong po sa atin. At kayo po mismong gagawa po nito ang makakaobserba sa mga maaaring maganap na pagbabago sa inyong buhay. Yun lang po guys, salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing.